It's a vlog. It's a vlog, mga ka-teammate, and welcome back to our channel, Team 7 TV, and I am Sean. On this episode of OFW Life here in Qatar, it is about someone special because today is January 8, 2021. So, we will be talking about my brother because I owe him a lot, and I believe that aside from God, no, he is the second reason why I am here in Qatar right now, and why I am a firefighter right now, why I am who I am today, no, because of him. Marami akong natutunan, no, sa pagiging bombero ko. Isa na doon yung treating everyone equal, as in lahat equal, casualty, kapwa bombero, someone in authority, whoever it is, treat everyone equal. Yun yung golden rule namin, no. Also yung self-discipline, good moral character, respect, and brotherhood. Marami akong natutunan. And pag iniisip ko talaga kung bakit nandito ako ngayon, bakit ganito ako ngayon, yun na nga, he's the second reason why, aside from God, for helping me to be here. And so we will start right after this intro. And we're back, mga ka-teammate. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe. So now I'm going to tell you a short story ng aming pagiging magkapatid ni Kuya Mike. We have struggled before, no, sa aming childhood days. Lumaki kami magkahiwalay. And as much as I want to show you some pictures of us, no, during our childhood days, wala po kami niyan. Siya, meron siyang konti, no, pero yung magkasama kami nung bata, wala talaga. And nagkita na lang kami ulit niyan. Imagine this, elementary kami huling nagkasama, grade 2. Then nagkita kami ulit, first year high school na ako, in just one day. Ito ang maganda dyan, bakit kami nagkita in one day. During my high school days, no, binubully rin ako. I am also a victim of bullying dahil sa aming last name, no. And alam ko saan siya nag-aaral before. Nasa private school ako, nasa public school siya. Sinubukan kong hanapin siya dun sa school nila. Nagtanong-tanong ako. Then may namit ako dun sa labas ng school na tao nakaklase niya, at sinabi ko nga kung bakit ko siya hinahanap. No, dahil may problema nga ako sa school, binubuli ako. Hindi ako makapalag kasi first year high school lang ako nun. Fourth year yung mga nambubuli sa akin. No. Then after a week, gulat na lang ako, tinatawag ako ng mga kaklase ko. Lumabas daw ako ng school. No, pagdating ko dun sa kalsada, nakaluhod na yung isang fourth year high school. Tinakot niya, pinagsabihan niya, no? Actually, meron pa siyang hawak noon na ano, toy gun. Kaya tawa ako ng tawa pag naalala ko yun. No, nakaluhod dun sa kalsada yung fourth year high school. No, may hawak si kuya na toy gun, kaya takot na takot naman yung fourth year high school. At nangakong hindi niya na ako bubulihin. Then, after that day, pag dumadaan na ako sa classroom nila, tahimik na silang lahat. Ganun na lang siya magmahal bilang kapatid, no? Kahit na hindi kami magkasama lumaki, kahit na matagal kami hindi nagkikita, hindi kami umuwi sa isang bahay, no? Gumawa pa rin siya ng paraan para puntahan ako sa school that day. And then after that day, nagkita na kami, 17 years old na ako. And another funny story, no? Sinamahan niya ako to meet my father in Santa Mesa. Nakakatawa doon, di ako nakilala. Ang sabi pa nung father ko, nasaan yung kapatid mo? Akala ko ba isasama mo? So yun yung second meeting namin. Then after nun, medyo naging okay na dahil maaga ako nagtrabaho, no? At the age of 18, naging bodigero ko doon sa isang kumpanya dyan sa Mandaluyong. Ahente naman siya doon. And yung mom ko nagtatrabaho doon sa opisina. So dinidisiplina niya na ako that time, no? And isa rin sa mga hindi ko makakalimutan is yung sinabihan niya ako, dahil nga kiyosin na ako at that age, sinabihan niya na ako,
sinabihan niya ako na huwag ko ipapakita kay mami yung bisyo ko, at siguraduhin ko na yung sweldo ko ang gagastusin ko sa mga bisyo ko, hindi yung manghihingi ako sa kanila. Yun yung isa sa mga sinabi niya sa akin noong araw na yon. Then that was also the time na inintroduce niya ako sa grupo ng two-way radio, no, yung commercial and amateur. So naging member ako na Kabalikat Mandaluyong, and yung frequency namin is 14 meg 274, which is also known as the Fruit Station. At doon namin na-meet itong kaibigan namin, no, na malaki rin ang naitulong sa amin. As in, sobra, lalo na sa akin, no, malaki ang naitulong nitong taon to. Kaya sa amin dalawa, napaka-special nitong taon to pagka binabati kami nito during special days like this. And it is none other than this guy. Hi Mike, aka Foxtrot 44. Amusta na? Na-miss na kita, tagal na natin di nakita. Well anyway, just want to greet you a happy happy birthday on your special day. Ingat ka dyan palagi Mike, ah, and God bless you and your family. Bye! At syempre, hindi magpapahuli tong araw-araw mo kasama sa Rexman. Walang iba kundi si Mike Timon, Foxtrot 44, happy birthday! Ingat kayo dyan, God bless! So mga ka-teammate, no, si Kuya rin ang nag-introduce sa akin sa SEAL Manila, no, na ang forte namin before is high angle and rope rescue. Paparapel kami sa mga school, no. That's why I also owe him, no, my skills, knowledge and experience pagdating sa talent. And these are some of the old pics, no, nung SEAL Manila, hindi ko lang makita yung picture niya, no, at yung mga days namin sa pagrapeling. Naalala ko, late 1999, that was the time when he first invited me to join him and my father doon sa sinalihan nilang brigada sa Quezon City. Naalala ko, mga nakadalawang respondi pa ako doon as a probationary, as a probationary member. Nagapulot lang ako ng tsinelas nung fire chief namin noon sa fire scene. Naglalakad na kami pa uwi sa Mandaluyong. Naalala ko, no, binanggit niya sa akin na one day magtatayo siya ng sarili niyang brigada. At gusto niya tawagin yun na Freedom Fire and Rescue, dahil nga doon sa pelikulang Armageddon, no? So dahil yung freedom lang na space shuttle, space engine, or ano man yun nasa Armageddon na yun, freedom na call sign lang ang nakabalik, yung independence hindi. By early 2000, no, binuo niya na nga, pinustro niya na yung pangarap niya na magkaroon ng sariling brigada. Wala pa kaming truck noon. Halo-halo pa yung mga members namin. Merong Quiapo, merong Pondo, merong Mandaluyong. Then after 3 years, nagkaroon kami ng ambulansya, no, na pinahiram sa amin, inayos namin that time. Sa outpost lang kami nag-headquarters. Pero talagang ano, then after 3 years nagkaroon kami ng ambulansya, no, na pinahiram sa amin, inayos namin that time. Pero talaga nakikita ko sa kanya na prosigido siya na ituloy yung brigada at yung pangarap niya na mabuo nga yung Freedom Fire and Rescue. Then by late 2003 before 2004 nagkaroon kami ng chance to acquire a tanker. Talagang ano, no, from scratch. As in, hindi siya tumatakbo, naka-junk siya. Pero ginawa namin ng paraan. Actually, hinatak pa yun, eh. Sa Bonnie Avenue, then marami nakakitang brigada, members, no, na pagtatawanan kami kasi nga bulok yung truck. And there was a time na tinatawag nila itong truck ng basura. And naalala ko, tinawag din itong isang Isuzu D2. No, ditulak kasi ito. Doon din kami nabansagan na first in, last out. First kami sa fire scene, hindi naman first kasi nga bulok, eh.
So dumadating kami sa parsing, eh nakauwi na lahat, pile out na, umaga na, tapos na yung sunog, wala na ibang truck doon. Wala na pati yung bureau, no? Pero nandoon pa rin kami. Bakit? Kasi sira na yung truck. Kailangan pa namin ng mekaniko para mapaandar ulit 'yon at maiuwi. Tinaga namin lahat 'yon, hindi siya nag-back down, hindi siya nawala ng loob, no? At ito yung truck na 'yon, and this is how we build this truck from the scratch. Watch it. Base, Freedom Pumper, Freedom Engine, Freedom Tanker, and Chiyo Tanker Responding. Sarap pakinggan. Yun yung prime time namin, no? And natupad lahat yan dahil sa paghihirap na ginawa lahat ni Freedom One, ni Kuya Mike, no? Dahil sa kanyang pagpupulsige, sipag, tsaga, dugo, at pawis na puhunan, nangyari po yan. Ito yung mga truck na yan.
sa mga reason na alam ko, no, bakit nagpursige si Kuya, no, dahil tinawag po na truck ng basura yung Freedom Tanker na yan. Yung kauna-una ang Freedom na Tanker na yan. Tinawag na truck ng basura, pinagtatawanan, no, talagang ang liit ng tingin nila sa amin. Pero nung lumabas yung mga truck ng Freedom na yan, no, wala na. Tahimik na sila. As in, no, talagang ang laking ano, laking bagay nun. That's the turning point, no. Kung bakit nirespeto, ang Freedom, bakit kahit papano eh dumami yung kaibigan namin, no. Eh yun nga, nagulat ako, no, na yung ibang mga brigadang malalaki kilala pala kami. Dahil sa pagtsatsaga ni Freedom 1. Dahil tinawag nilang truck ng basura ang unang Freedom Tanker. At ipapakita ko po sa inyo itong Freedom Pumper, Freedom Engine, Freedom Tanker and Chiyu Tanker. Ito.